Humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leo. Agree. Magandang araw ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating napakagandang veterinarian na may malaking puso sa agrikultura, si Doktora Corazon Occidental. Hi, Doc! Hello, Amy. Magandang araw sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Gustong-gusto ko yung introduction mo sa akin. Lagi akong agree dyan. So, parang ang bilis ng salita ngayon. Napansin mo ba? Ganun ba? Oh, sige, bagalan natin dahil napakaganda ng topic natin ngayong araw na to. Ayun. Parang ano eh, Amy, lahat naman tayo nakapag-abroad na, di ba? So, alam mo, first world country, Canada, America, at saka sa Europe din, mga first world countries, mga napupuntahan, napakahigpit ng pagbabantay ng mga gobyerno, ng mga pamahalaan na yan sa pagpasok ng mga agricultural products. Yes, napakahigpit. Alam mo ba na may ano sila sa airport, ha, kung tutuusin, ano ba naman yung mga nasa luggage na mga tourist nila na pwedeng ilagay, ano ba naman karaming karne ang pwedeng. For example, minud ayl ano ba to, yung mga tusino o ano intention nating iregalo, makikita nila yun, hinihigpitan nila yun first. Eh, di ba yun ay konti lang, tapos dito naman sa atin sa Philippines nag-encourage pa ng tonhel-tonelad. Eh, ganong hindi pa rin na-establish ang first ang mga border control po measures. Yes. Ayan, ikaw Amy. Yes, so ito po-shirt po lang to. Kasi nung pumunta ako ng Hong Kong, October yun, 2019 or 2018, hindi ako maka-recall maayos. Pero alam mo ba, bumili lang ako ng mga jerkies, hinold ako. Yun, di ba? Ganon. Eh, kung tutuusin, di ba, hindi rin naman masasabing agricultural country ang Hong Kong. Pero yun eh, mga pagpapatupad at paghihigpit bilang proteksyon, di ba? Sa ano nila, agrikultura. So anyway, tayo naman bilang mga, sabi mo nga, may puso para sa agrikultura, nangungumbida tayo ng mga guests na ganun din ang intention, mapalago. So hindi na muna natin poproblemahin ang ano, ang mga measures ng pamahalaan. Basta gumawa na muna tayo ng paraan, pagtutulungan para sa ating industriya, di ba? Yes, opo. Eh, Doc, sabi mo kanina, mataas ang presyo. Pansin ko, merong nagtataas ang mga presyo na ngayong mga panahon na to. Ah, yun. Sobrang taas, Amy. Halos na doble, di ba? Kumbaga ngayon, nasa 250 o nasa 300 pag mamalengke. Iba ang presyo sa palengke, iba sa grocery. Pero parehong medyo... Parehong tumaas. Tsaka may psychological effect, ano? Kung porme ko konti ang supply, mahal ang presyo. Parang ang sarap-sarap pa naman kumain ng karneng baboy. Totoo! Alam mo ba, halos magka-presyo na nga po ang baboy sa kabaka. Dati, pagka pipili ka, di ba, sa grocery, ay, hindi muna ako magbabaka, baboy na lang kasi nagtitipid ako. Pero sa panahon ngayon, pareho ng presyo. Tama. Dati, pag nagtitipid ka, medyo baboy muna ang mga lulutuin, pang special occasion ang mga karneng baka, di ba? Yes. Ngayon, baliktad. Baboy so, na. Kaya nga, Amy, natutuwa nga ako dito sa ating program. Agree ako dyan. Dahil especially ito, patapos na ang ating season 2 at mabibigyan natin ng highlight ang karneng baboy at saka ang repercussion ng ASF sa ating sa ekonomiya. Kasi parang ayun eh, swaksa talagang objective ng ating palatuntunan.
Opo, ito nga sa ating season 2, inintroduce natin yung mga pwedeng alternative, no, para sa kagaling baboy at pangkabuhayan kung ikaw man ay na-affect. Oo, ang dami, no? Yeah. Ang dami natin. I hope nakatulong at natutunan ng mga ano kapwa Pilipino. Manonood po natin. Yes, ang dami na nag-ship pa. Meron galing sila sa pagbababoy, nag-ano sila, nagpunta sila sa Pekinda. Ganun sa rabbit. Opo, pagka-rabbit, ang dami. Sabi ko nga, ganun pala talaga epekto na itong ASLM. Pero, yes, Amy, pero alam mo, kahit na nandyan yung offer ng mga alternative source of proteins, ano, kahit pag mag-ship yung ibang mag-farmers, hog farmers, mag-ship, nag-ship na nga yung iba sa Leia Farms. Alagay ko, babalik at babalik sila sa pag-aalaga ng baboy. Kaya, yes. Bubuhayin din ba rin? Yes, bubuhayin. Kasi yun naman pagbababoy. Ako nga, pinagtapos ng pagbababoy eh. Oo, diba? Oh, diba? Yan parang kultura na ng mga Pilipino yan eh. Kahit backyard, yung pag-aalaga ng baboy. Kaya tamang-tama ang mga expert guests natin ngayong araw na ito. Opo, kaya abangan po yan ng ating mga mananood. Dito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Dok Cora, ngayong araw may makakasama po tayo. Yes, Amy, thank you. At magandang araw na muli sa ating mga taga-subaybay. Excited po ako ipakilala ang isang malapit sa puso ng mga stakeholders, isa sa mga veterinaryo na ina-idolize ng mga kapwa veterinarians niya. May malaking puso sa agrikulturang kagaya natin. So mga kaibigan, pinakikilala ko po si Dr. Eugene Mende, ang Pangulo ng Philippine Veterinary Drug Association. At the same time po ay focal person ng mga private stakeholders para sa Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Hello, Dr. Eugene! Kumusta ka na? Magandang araw, Dr. Cora. Magandang araw, Amy. Maraming salamat sa isa namang imbitasyon dito sa Agree Ako Dyan. So una, maraming salamat. Pero, diretso na tayo sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Doc, Eugene, kumusta na ang mga kaso ng ASF sa ating bansa at ano ba ang mga latest na updates at impact nito sa ating agrikultura? Alam mo, Doc Cora at Amy, ang isa sa pinakamagandang pang-defense natin sa African swine fever ay yung pagiging archipelago natin sa Pilipinas. Kaya nung simula ng taon na ito, alam natin na ang North Luzon ay humigit na sa 70% na ang tinamaan, no? Yung mga lugar sa North Luzon. Sa South Luzon naman, may mga naitala na tayo na 40 to 50% na ang tinamaan. So dahil medyo majority ng congruent areas ay tinamaan na, yung next na tatamaan, no, syempre dahil buhay yung virus, maghahanap pa yan ng tatamaan, ay yung Visayas at Mindanao na. Eh, ang kagandahan ng Visayas at Mindanao, ay mga isla-isla sila. Malayo so, sila. Yan ang protection ng mga Visayas at Mindanao. Oh, so hindi naman sa nawawala na yung African swine fever, kasi magsabi, wala ng African swine fever, natigil na natin. Hindi naman nawala na, pero dahil sa borders ng ating mga isla, eh mabagal, no? Pailan-ilan na lang yung kalat noon sa Visayas at Mindanao. Na-report natin na yung mga the last 2 months rumaragasayan sa Caraga region, sa Mindanao, Davao. Tapos ngayon, ang latest niyan sa Visayas, no? Galing sa Lope de Vega at sa Calbayog sa Samar, tumalon yan sa Dolores, Eastern Samar. So talagang mangyayari at mangyayari pa rin yan kasi nga buhay yung virus eh. Maghahanap yan ng walang proteksyon, yung mga acute na mga population ng mga baboy na nakalimutan o nakaligtaan yung biosecurity, yung mga nakaligtaang pakainin pa rin ng kaning baboy yung mga baboy nila, which is usually nangyayari ngayon dyan sa Eastern Samar, o yung mga dumadaang mga biyahero na baka yung mga sasakyan nila ay kontaminado. Kaya kumakalat yan doon. Sa norte naman, ang huling tinamaan lang na report natin dyan sa North Luzon ay yung Abra. At sa South Luzon naman, ang mga huli na lang na tinamaan, pangilan-ilan ay yung sa Bicol region natin, lalo na yung sa Masbate. So, pakunti-kunti na lang, pero nandyan pa rin yung threat. Ay, follow-up question, Doc Eugene. Pero may itatanong din si Amy. Doc Eugene, sa iyong pananaw, yung pagkontrol
at saka pag-observe ng mahigpit na biosecurity measures ng mga farm, saan mas madaling i-apply? Sa mga backyard o sa mga semi-commercial? Actually, pareho yung prinsipyo, Dokora, eh. Nagkataon lang talaga na sa large farm, syempre, yung dynamics mo, dahil mas marami yung populasyon, kailangan talagang mas scientifico, di ba? Kasi marami eh. So, pag tinamaan, marami kang avenues na pwedeng tamaan. Mas nakakatakot tamaan. So, talagang dapat extra careful. Oo. Totoo. So, it doesn't mean naman na kapag ang mga backyard mas hindi masyadong nag-iingat, matatakot naman yung mga semi-commercial sa paligid niya. So, yes. Dapat pareho ng approach talaga. Yes, kaya yung ating ginawang programa sa recovery and repopulation, walang pinagkaiba yung metrics natin sa backyard or sa large farms. Kailangang importante, huwag makapasok yung virus, whether isa ka lang na baboy o 100 ka na baboy. So, ganong dynamics ang titingnan natin. Kaya medyo mamaya siguro, no, sa tanong natin, ano yung mga learnings, medyo mahirap man siyang i-execute sa backyard, pero kailangan kasi baboy pa rin yun eh. Tatamaan pa rin yun kahit isa o dalawa lang sila. Opo. Sa nadidinig ko eh, parang kailangan natin kahit na gaano kadami, kahit gaano kakonti, same approach para makontrol natin itong nangyayaring ESF na sa atin. Eh paano naman, sir, itong ano, mga nauna ng tinamaan? Meron ba, kasi sabi mo, nakokontrol na. Parang bang nagkakaroon na ba ng ilaw sa dulo ng tunnel na ito? May pag-asa na ba? Diyan sa North Luzon, ang kagandahan kasi ng virus, kapag kawala na yung baboy, kusa na silang yung virus ay tawag na madidesiccate. Kasi wala na silang mahahawaan eh. No? So, wala nang makakapitan. No? Yes, nawawala na rin sila. So, may mga areas tayong tinatawag nating gray area, yung gray zone. So, yung mga more than 3 months na. Kasi ayon sa pag-aaral, no, in natural population, kapag ka 3 months na wala nang pupuntahan yung virus, eh hindi mo na makikita yung virus, no, pati yung wala na yung mga tissues, yung mga blood, yung mga dumi nila, no, yung na minsan may mga intestinal cells pa din na kinakapitan ng virus, in 3 months, no, on the average nawawala na yon. So may mga nakikita tayo na mga 3 months na bumabalik. In fact, kami, no, sa BMEG, may mga areas tayo na nagrepopulation tayo diyan sa North Luzon na nagiging successful. Wow. Pero, magandang balita. Yes, Dokora. Noong una, sumusuporta naman tayo sa backyard, nag-i-invest din tayo. Pero noong una, noong bago pa lang, talagang may nakikita kang bumabalik, no? Yung nagsiseed ka ng mga baboy, tinatamaan noong una. Pero ngayon na medyo tumagal na, yun nga, yung more than 3 months na, at mahigit 1 year na yung iba dyan sa North Luzon eh, nakikita natin na maganda yung recovery at repopulation nila. Pero, may mga nag-uumpisa na rin ba, Doc Eugene? Yes, oo, marami na. In fact, I think makaka-relate ito yung mga nagbibenta ng feeds kasi sila yung nasa countryside talaga. Nakaramdaman nila. No? Nakaramdaman nila yon. Pero importante na i-guide natin sila kasi hindi pwede na wala kang, alam mo yung hindi mo nagagarantisado. So meron na tayong dapat i-guide at yan yung kinakampanya natin ngayon. Katumbas din ng mga ginagawang programa ng gobyerno na susuportahan natin. Kaya nga muli, Doc Eugene, maraming salamat dahil ito ay masasabi nating public service para sa mga magbababoy. So, sa isang tanong pa, Doc, earlier, napag-usapan na rin naman namin ni Amy, nagpalitan kami ng mga opinions tungkol sa mga programa ng gobyerno. Pero itatanong ko rin sana sa'yo, ano ang feel mo sa mga programa ng gobyerno na pwedeng masuportahan din naman natin para sa private sector, para mas madali pang makabalik ang pag-aalaga ng baboy sa backyard at sa commercial? Yes, Doktora at Amy. Noong National Food Security Summit, inilatag naman yan, tumulong tayo na maglatag ng programa from the private sector doon sa... Naalala ko, yes. Mga series of programs yan, Doc. No? Yes. So, meron tayong 5 na mapapakinabangan ng backyard. No? Mm-hmm. Yung number 1 talaga, Doktora Cora at Amy, yung bantay ESF sa barangay. Importante talaga na dalhin mo sa grassroots level yung surveillance, yung monitoring, tsaka yung assessment na talagang
wala nang ASF dun sa mga lugar ng mga backyard racers natin para mabigyan natin sila ng malakas na laban na makabalik, no? Importante na makatulong ang gobyerno doon kasi sino ba naman tutulong sa backyard, particularly sa testing, particularly sa pagmo-monitor ng area, di ba? Ah, yes, so, active sila diyan. Meron silang mga centers, di ba? In coordination. Nagpapas ang BAI, Doktora, ng DAAO number 43, 0/2020, yung pagpatayo ng Municipal City Provincial ASF Task Force. Yun yung bubuo ng Bantay ASF sa barangay. Nag-create sila ng mga barangay by security officers na tutulong doon sa mga barangay na backyard na magka-cluster ng testing, ng surveillance, na oh, dito, wala na, nag-test na kami, tumulong na kaming mag-sentinel, no? Nag-kampanya na kami ng disinfection and decontamination, and then nag-test na kami, tapos ipapaklear nila yan sa provincial veterinary office na wala ng kaso, and then from red zone maging pink zone na yan. Yun yung goal ng ating Bantay ASF sa barangay. Kasi Doktora, yung pangalawang programa ng gobyerno ay kapag ka pink zone ka na, meaning naitawid mo na doon sa mataas na risk yung lugar mo, ay pwede ka na maka-avail doon sa kanilang swine repopulation or swine recovery insurance program na libre para sa backyard. Napakaganda naman pala ng naging suporta ng gobyerno at nararamdaman na rin naman ng ating mga magsasaka. Naalala ko yung first approach nila, Doc, initiative ng Philippine College of Swine Practitioners, and nagkaroon nga ng coordination sa Department of Agriculture. So, ayun. Maraming mga partnership yung tama, you know, ng private sector. Ibi naman tayo sa PBDA, yung ating mga private officers ay tumulong dyan, Doktora. Tapos yung mga, even yung barangay captains, no, mga opisyalis ng barangay, na mobilize sila as barangay by security officers din. So, tulong-tulong. May mga challenges lang, Doktora, no, na para din. Kasi baka kasi pag nakinig sa atin yung backyard races ngayon, eh wala naman yan sa amin. Eh, nung lumapit, di ba? Nung lumapit kami sa... Yan pa naman ang nakakararating ng ating palatuntunan. Nandoo pero kaya mo sabihin ko to. Kasi ako, kami personally, meron kaming mga baboy. Tapos nung pinagkapatay, 'di ba, nung dumagsa itong ASF, 'di ba? So pinatay lahat 'yon, yung mga baboy na 'yon. At wala naman kaming nakuha from the government. Oh, ganun ba? Naku, Amy, kailangan tanungin diba? Kasi dapat na ilabas na yung budget niyan. Baka hindi lang naibigay ng baka may bumulsa. But anyway, baka may kumuha ng iba. May nino. Sabihin mo sa father mo, i-follow up sa munisipyo. Oh, pero like any programs man, Doktora, may mga gaps and challenges. At yan din yung mga pinipresent natin sa private sector. Yun din yung mga pinipresent natin sa gobyerno. Kasi yun nga, for example, alam naman ang independence ng LGU, Doktora. So kung may mga LGU ayun na nga. Ayaw sumuporta or medyo hindi maganda yung leadership ng LGU, maaring makaka-block yun sa programa. At hindi para may mga LGU na hindi priority ang mga mag-aalaga ng baboy. Correct. At halimbawa, kasi yun yung... So, ang dalawang inaanatin din, Doktora, dito sa ating gobyerno. Number one, sana mapirmahan na yung joint administrative order between the DA and the DILG. Kasi importante mamobilize yung DILG, ma-institutionalize. Kasi kawawa naman yung mga kababayan nating mga veterinaryo na pag hindi sinusuportaan ng kanilang mga DILG, eh, walang mangyayari. Particularly sa Pondo. Importante. At hindi lahat ng ng DILG ay merong mga station veterinarians, Doc. Isa sa position paper nga natin yan. Correct. Yan din yung, Doktora, oportunidad natin mga veterinaryo. Kasi hindi lahat ay may mga municipal veterinarians. May mga probinsya nga, Doktora, na walang provincial veterinarians. Yan so, nga eh. Paano ma-expect na i-prioritize ang agriculture, ang livestock, di ba? Correct. So yun yung mga gaps, no? Yung sana ma-audit ng Department of Agriculture kung sino yung mga LGUs ang hindi nakaka-execute noong Bantay ASF sa barangay kasi kawawa yung mga backyard racers sa area nila doon. No? Oo. Kasi basically yung like insurance, Doktora, kailangan magpa-miyembro doon sa tinatawag nilang registry system for basic sectors in agriculture, eh i-apply nila yan doon sa kanilang municipal veterinarian. Eh kung hindi nga naman ganado yung municipal veterinarian nila, hindi sila makakuha. Walang mangyayari. Kung walang suporta ng boss nila, eh. Boss nila mga taga-LGU eh.
Thank you, Doc, sa Doc Eugene sa pag-discuss mo ng mga challenges and gaps para mas mapabilis ang pag-execute nga ng mga programang yan at maramdaman agad ng ating mga magbababoy. So, may follow-up question uli ako doon kasi may sinasabing program on swine recovery insurance program, di ba? Para sa mga backyard. At libre daw ito para sa kanila nga. Paano kaya nila tuluyang talagang mapapakinabangan yun? Yeah, Doktora, kasi sa ngayon, di ba, parang yung backyard raisers na agresibo yan eh, bumabalik sila. Pero mas maganda din sana na malaman nila na meron din silang buffer kung sakaling bumalik sila tapos tinamaan ng ASF yung mga baboy nila. Ang insurance program naman ay matagal na, Doktora, no, nung sa PCIC. Insurance program, matagal na. Pero hindi kasi tayo conscious dyan eh, kasi magbabayad ka ng premium. Unang-una, hindi rin nakaregister lahat sa munisipyo ang mga backyard raisers. Kaya dapat ngayon conscious na rin sila at isa sa ma-campaign natin sa mga bago magbalik sa pag-aalaga ng baboy ay magkaroon din ng coordination sa mga munisipyo para ma-record. Paano sila makaka-claim? For example, yung father ni Amy, dapat naka-register din kasi yung mga piggeries na nagka-problema. Opo. Dapat nga. Hindi lang ako sure kung naka-register kami. kasi Amy, ang kagandahan nun, Amy. Napili ko oo naman. Kasi ang kagandahan nun, Amy, pag ni-register ka, tsaka nag-apply ka, actually kukunin mo lang yung tinatawag nilang application form, insurance application form. So naka-register ka sa barangay, Amy, sabihin mo sa tatay mo, tapos mag-apply ka ng form doon sa mga regional offices ng Philippine Crop Insurance Center. Tapos, kapag ka, wag lang namang mangyari, tinamaan uli, tinamaan yung mga baboy mo. Knock on wood, kasi backyard, knock on wood. Eh, pwedeng bayaran ng gobyerno up to 10,000 yung mga baboy mo. So, kahit paano, medyo meron na rin pang buffer na wag masyadong matakot yung mga backyard racer. Pagpalubag loob, meron ng gano'n. Babayaran, posibilidad na bayaran, at tutulungan din para sa susunod na repopulation niya. Yeah, kasi tutulungan din kayo, bago ka kasi maka-apply, Amy, i-evaluate din yung lugar mo nung bantay ASF team. Kung sigurado bang wala ng ASF. Kasi kung halimbawa, red zone ka pa, tatamaan din yung ininsure mong baboy, malulugi lang din yung gobyerno sa pera na ibibigay nila sa'yo. So, tutulungan kang i-evaluate yung lugar mo. At least yun yung plano ng gobyerno. Actually, naging guest namin sa BMEG si Mr. Renato Viado, yung manager nitong Repopulation Recovery Program. So, magandang buffer siya. Yun nga lang, kailangan lang nating masanay sa backyard na, di ba kasi hindi tayo sanay ng ano, di ba yung mga enrollment, di ba? Normal sa atin. Alam kasi sa backyard, Doc, ano yung hassle yan eh. Oo, diretso lang tayo. Ang katwiran nila, konti lang naman, ganon. Pero importante yung meron tayong insurance kasi kung halimbawa tamaan, at least hindi man full, no? Kasi just mil din yun, baka full na nga din yung value ng baboy mo eh. Ma-cover na, oo. Ma-cover at matutulungan ka din talagang ma-evaluate yung lugar mo kung pwede ka bang bumalik dun sa lugar mo kasi iti-test nila kung qualified ka at wala ng virus dun sa area mo. Napakaganda ng mga diniscuss ni Doc Eugene. Pero isummarize siguro natin ng konti sa mga kababayan natin na tumigil sa pag-aalaga ng baboy at gustong bumalik. Diba? Unang-una, yung number one ni Doc Eugene, yung mahigpit na biosecurity measures na kahit na backyard lang sila dapat. Dati, Doc, hindi naman sila masyadong mahigpit talaga kasi laging yun ang katwiran eh, konti lang, di ba? At pangalawa, ay maging conscious din sa marami naman palang programa ang ating pamahalaan. Tama. Insurance. Basta mag-register lang sila. Ayun, Doc, hintayin natin yung pangatlong measures ni Doc. Kaliba daw kasi yun eh. Oo. Actually, balikan ko lang din, Doktora. Kasi bago ka mabigyan ng pribilehiyo, na makabalik uli dito sa na mabigyan ng insurance, no? Ay kailangan yung biosecurity mo eh pasado ka sa biosecurity level 1, no? Yung kasi merong audit na ngayon, Amy, sa mga pag magtayo ka ng babuyan. Hindi naman 'to mahirap para sa backyard. Medyo maninibago para din pa. Para din sa kanila 'yun, Doc, eh, di ba? Para sa kanila, kailangan naintindihan nila na sa ngayon kasi ang ASF ay hindi na ang huling sakit sa baboy. Alam natin na meron pang mangyayaring bagong sakit. Importante tayong mga nag-alaga ng baboy,
i-angat na natin yung pag-alaga ng baboy. Napakasimple lang naman, number one, huwag magpakain ng karing baboy. No? Important. Yes. Malaking points yon sa biosecurity system na hindi ka nagpapakain ng kaning baboy at ikaw ay nagko-commercial feeds, no, para mas garantisado na tested na walang sakit nung nagpapakain sa baboy mo. Pangalawa, yung biosecurity na basic, no, doon sa baboyan mo, like yung foot bath, no, yung pagdi-disinfect, kailangan naiintindihan mo yon, yung pinaka-basic lang noon. No, hindi naman mahirap yon kasi hindi naman kailangan talaga na full parang farm. Naintindihan mo lang yung konsepto na pag pumasok, merong dadaanan yung mga foot bath, yung mga sapatos, mga tsinelas. Kung galing kang palengke, huwag makapasok. Tapos meron pang mga ano, like dapat yung LGU community nyo ay centralized yung buying station. No? Hindi pwede yung mga kung sino-sinong biyahero ang pupunta at nakakapasok sa babuyan mo. Doc, yung isang yan, eh, napakaganda rin idea. May mga nag-uumpisa na rin kaya? Yes, sa Batangas, doktora, na-execute yan. Kaya importante ngayon, community farming na ngayon, doktora, kailangan active na yung LGU. Kaya nga, importante yung role ng mga biosecurity officers sa barangay kasi ipapaintindi nila at i-execute ng munisipyo kung paano na meron na kokontrol na yung galaw ng mga vehero doon sa barangay nila o doon sa munisipyo nila. Tapos yung huli lang, yung bago ko lang i-end, yung minsan nakakatakot na hindi naiintindihan ng iba na kailangan ba ng fence, 'di ba? Kasi yung iba kasi doon sa pagtumingin kasi sila doon sa biosecurity audit, kailangan meron ka daw ng fence. Ano ba 'yung Tagalog ng fence? Kasi bakod. Yung bahay nga namin walang bakod eh. And isa pa, more on dati yung bakod hindi para sa biosecurity, kundi para sa pag mga magnanakaw. Thank you. Pero hindi lang para din yun. Eh, klaro ko lang yun. Yung bakod naman na yun, Amy at Dr. Cora, ay kahit mga kalachuchi lang or kahit na meron ka lang ano, yung sembrang border lang. Pero hindi kayo naman na concrete. Pag-inisip natin bakod concrete tapos meron kang barbed wire, diba? Gastos, diba? Gastos. Oo. Meron lang ano, may semblance lang yung mag-audit na yung mga chismosa mong kapitbahay ay hindi nakakapasok doon sa babuyan mo kasi nga sila yung posibleng magdala. Parang meron ka lang hands-off air zone. Yes. Whether that's a signage na bawal lang pumasok yung mga kapitbahay o yung mga or may daanan lang na kalachuchi na yung mga aso ay huwag makapasok. Yung ganung basic lang ay pwede lang bigyan nyo ng score ng ating mga biosecurity officers para naman hindi limiting sa mga backyard racers natin na mag-iisip na gastos, mahirap i-execute, eh parang pinipigilan mo nung kami maghanap buhay. Hindi naman. Yeah. Para din sa kanila. Opo. Actually, yun yung lagi ko nadidinig. Gusto lang naman namin maghanap buhay. Bakit ang daming arte? Parang sa kanila, arte yung dating. Pero hindi. For the safety po ito ng inyong mga alagang baboy. Dok, maganda itong ating topic na talagang awakening ang ASF sa atin. Kasi sa ASF, nabigyan ng importansya yung tamang proseso. Kasi itong mga sinasabi mo na ito, eh ginagawa na sa ibang bansa eh sa pag-maintain ng kanila kahit backyard ka, kahit commercial ka. Hindi lang talaga na-apply dito sa atin. Parang magandang awakening in a way na rin po kung paano natin papaalagaan at mag-maintain yung ating mga alagang baboy. Pero Doc, sa lahat ng ito na binigay mo sa amin ng contribution ng government, ano naman po ang ginagawa ng ating mga private sector? Importante dito talaga yung education. Like yung ginagawa natin, no? This is as private sector, ngayon napapaintindi natin na meron palang mga ganitong programa ang gobyerno kasi hindi naman kaya ng gobyerno magpaintindi ng lahat ng ito. So yung awareness level, in-intensify niya ng private sector. Kami sa BMEG, talagang yung recovering population talagang kinakascade namin sa pinakalaylayan ng lipunan, yung pinakamalalayo. Kasi kagsang pagka bumalik sa pag-alaga ng baboy without understanding na may mga suporta at may mga kailangang gawin, eh baka mawala lang din yung investment nila. Tapos tinutulungan yung third, no, which is also we intensify sa private sector kasi ang nagiging problema ngayon, Amy at Dr. Cora, dahil marami na walang mga baboy, nawala yung mga breeders, nawala yung mga boars. So paano sila ngayon babalik? Paano magpapadami? Oh. Paano magpapadami? Eh wala kaming mabibilan. So with ang government din, no, doon sa Food Security Summit nila, may mga genetics program din, ang National Livestock Program, may mga semen centers din sila. Tayo sa private sector, ganun din ginagawa natin. Like,
kami sa Bin, I can speak for Binig, yung mga breeders, breeders group tayo, yung mga breeders club na ginaguide natin, o ito, pwede kang bumili dito, no? Kinoconnect natin yung mga yon. Tapos, may mga, yung mga partners natin ay nagtatayo din ng mga breeder farms para yung mga biit nila ay kinakascade namin doon sa mga customers, no? Doon sa mga backyard. And then, yung mga AI centers, yung tulungan nating paramihin, para localized lang yung AI center, no? Walang magagaling AI galing sa infected zone towards the clean zones. So dalangin ko sana ay mapalaganap itong cooperation ng private sector at sa marami naman palang ginagawa ang ating Bureau of Animal na nakakatuwang mapakinggan. Sana lang ay mapalaganap pa natin. And Amy, sana itong ating show ay magkaroon pa ng mas malawak na reach dahil dito sa topic natin ngayong araw na to. Marami tayong matutulungan. Opo, maabot natin yung nandun sa laylayan, sabi nga nito po yung Jim. Ground sa tao niya. Kasi yung pag-disseminate po ng information, katulad yan sa insurance, parang hindi nakakaalam yan. Yung mga assistance na binibigay natin, hindi rin po alam yan. Basta, sige, parang wala naman ng ASF dito, magtatayo na ulit ako, mag-alagay na ulit ako, and then, mawawala na lang, di ba? Pero, okay, Eugene, may tanong ako kasi may naglalabas ng mga vaccine ngayon. Parang nadinig ko, meron na ang China, meron na rin ang Vietnam, and then meron tayong ginagawang trial dito sa Pilipinas. Pwede mo bang i-discuss sa amin ito? Natakot ako doon sa mga lumalabas na bakuna. Sana po may lumabas na bakuna dyan sa inyo ay hindi po yan legal. Wala po tayong... Oo, isumbong niyo po pag may mga nagbebenta ng ASF bakuna sa inyo. Baka pang COVID pala yun. Yes, may series of trials pang ginagawa ngayon ng ating bureau. Yes. Unang-unang importante na ipaintindi natin sa mga backyard raisers natin na we can still recover and repopulate kahit wala pa yung bakuna. Kasi anong mangyayari, di ba, kayo na napag-usapan nyo, may importation yung gobyerno. Pero di ba, nababasa natin na 60% nung ini-import ng gobyerno ay ngayon yan pinapasok ngayong June to September. E anong mangyayari pagkatapos ng September? Kung naipasok na lahat yung mga imported na baboy, eh kinakailangan na meron tayong local na karne kung hindi tayo nakabalik kasi nag-aantay pa tayo ng bakuna. So importante yung challenge sa atin, mag-repopulate na tayo para once maubos na yung ini-import ng gobyerno at sana yun lang talagang i-import nila. Huwag na silang magdagdag kasi... Magdadasal tayo, Doc. Kasi kailangan na rin ng merkado yung ating mga nagbabalik baboy. So importante, after September, makabalik na, hindi pa natin nakikita this year yung bakuna nag-evaluate pa tayo. Even the global market, hindi nakikita in the next 1 or 2 years yung bakuna. So, hindi pa rin mag-antay lang tayo. So, importante naintindihan natin na maraming nakabalik na with the right biosecurity, yung basic lang, no? Yung magpigilan na mapapasok, mag-disinfectant lang, wag lang mag-swill feeding, tsaka yung mga behero makontrol nyo, tapos yung importante talaga yung mga bakod na yung mga aso at mga pusa at mga tao ay di nakakapasok. Yun lang na basic na yun, marami lang nakakabalik na yun lang ang ginagawa nila. No, huwag tayong mag-antay ng bakuna. Though, ang gobyerno ngayon ay, alam naman namin ni Doktora yan, nag-evaluate tayo ng bakuna ngayon, hindi pa natin alam kung effective or hindi. Sana nga effective, pero we can move on with our lives kahit wala pa yung bakuna. Yan ang napakagandang point of view ni Doc Eugene. Kasi parating tayo dito sa pandemic, di ba? Hindi pa lahat nababakunahan. So mag-move on tayo, magkaroon lang ng mga precautionary health measures. Kasi habang naghihintay, kailan mo pa masasabing makukumpleto? And speaking of vaccines nga, sa Vietnam, narinig natin na mayroon ng bakuna, pero mismong sa kanilang bansa, hindi pa successful. Ganun din sa China. So ayun, thank you sa mga natin ng patiently na dapat yung bakunang darating ay very effective and also very safe bago gamitin. Huwag yung puro atatatatay yung bumalik kahit hindi naman effective or hindi masyadong safe, ratsada na tayo, baka mas malaking balik niyan sa atin katulad ng mga nangyayari sa China ngayon. So mas maganda po talaga na maghintay na tayo at huwag natin madaliin. Dumaan sa tamang proseso. Hindi lang yung, okay, may bakuna na kami, gano'n. Hindi siya gano'n. So, yun yung gagawin po natin. Doc Eugene, magbe-break lang tayo, pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.
Ibabalik ko ang agree ako dyan. Pwede bang maitanong ko na ano ang forecast natin na nakikita para sa mga backyard na ito, backyard hog raisers, malaki pa ba kaya ang pag-asan nila? Considering na itong pag-aalaga ng baboy ay kultura na nating mga Pilipino, di ba? Dito kumukuha ng pinagtapos ng mga college, di ba, yung mga anak nila? Yes. Yes, talagang ano doktora, livelihood talaga ng in fact ito yung driver talaga sa countryside na livelihood ng mga kababayan natin. Ilagay ko lang sa perspektibo doktora. Ngayon nga mataas ang presyo ng baboy. Dumaan tayo sa mas mataas na presyo ng baboy na COVID pandemic state tayo, no? Wala masyadong kumakain yung mga yung mga turista ay wala, di ba? Pero mahal yung presyo hotel ng baboy. And restaurants, yeah. Kung hindi tayo mag-alaga ng baboy, saan tayo kukuha ng baboy? So, importante talaga na kung gusto natin makatulong na huwag tumaas masyado yung presyo ng baboy kapag ka bumalik ng normal na buhay ng Pilipinas, bumalik na yung mga ilang millions na turista, no? Bumalik na yung nag-recover na yung livelihood natin, na yung affordability natin ay tumataas na sa mga restaurants, sa mga malls, kailangan na bumalik si backyard kasi 65% ng ating karne nang galing kay backyard. So yun yung lagi sinasabi namin kay backyard na hindi lang naman huwag niyo lang tingnan yung kita kasi mataas lang ang kita ngayon sa pag-alaga ng baboy. Maganda ang presyo ka ngayon pag ikaw ay may baboy. But also look at it as our personal service to the Filipino, no, na saan kukunin ng mga tao yung karne kung titigil sila. So it's both a livelihood and a commitment as Filipinos. Yun yung challenge natin sa ating mga backyard raisers. At ang kagandahan niyan, doktora, mas palaban pa sila eh. Malalakas ang loob, ha? Malalakas ang loob nila kaysa sa mga commercial farms. So kailangan lang talagang i-guide kasi nandoon yung willingness, nandoon din yung opportunity, nandoon din yung future, hindi naman mawawala yun kasi eating, pork eating country pa rin tayo. Importante lang na mag-guide para huwag sila matalo along the way. Dok, babalikan ko lang po, Dok Eugene, kasi July 2019 yung unang case ng ASF dito sa atin. At ang nangyari ay nakakain ng kaning baboy. Yun yung sabi nila, di ba? Ano ba yung ano meron dito sa kaning baboy compare dito sa commercial para lang ma-enlighten ng ating mga kababayan? Meron bang nutritional na nakukuha o ang ating mga alaga? Nutrisyon na nakukuha dito sa kaning baboy? Number one, Amy, cultural. Talagang kasi kasanayan yan dati ng mga lulo't lola natin eh, na yung mga pangpiestang baboy natin ay pinapalaki natin kung ano yung mga tira-tirang pagkain natin sa kusina natin. So, it's a cultural practice na magpakain ng swill feeding or canning baboy. Nagtitipid na wala sa lugar. Yeah, number two, yung sasabi ng doktor, economical. Kasi nga, akala nila, mahal masyado yung feeds at mas mura talaga yung swill feeding. So, ang realization naman natin yan na Amy at Dr. Cora is, may mga sakit na dala, katulad dala ng ASF. At kahit bago pa yung ASF, ano bang ang tanong ni Amy, may nutrition ba? Meron. Pero ang importante, ang tanong, balansyado ba? Diba? Mm-hmm. Napapalaki mo ba ng maayos yung mga baboy mo? Kung halimbawa, pang negosyo ang gusto mo, baka talo ka pa, no? Diba? Tagal mong ilaki or matabain yung baboy mo, ayaw kang bilhan ng mga behero kasi hindi maganda yung karne ng baboy mo, yan kasi nangagawa pag hindi balansyado yung nutrient profiles na nakukuha natin sa swill feeding. Pangalawa, ang daming sakit na dala. Huwag mo lang tingnan yung African swine fever. Tingnan mo yung mga, kasi basa yan eh, no? Diarrhea. Maraming molds. Maraming bacteria dyan. So, may daladalang maraming nagkaka-abort dahil moldy, no? Nag-develop na ng molds yung kaning baboy nila or may mga bacteria kaya nagpatae or nagkakagalis, no? Anumang mga bacterial diseases, yun yung mga nabibigay. So, kung ang gusto mo ay kumita, no? At talagang pagtitinan mo, baka talo ka sa commercial sa swill feeding kasi nga, matagal mong alagaan, hindi maganda yung karne mo, tapos, mas marami kang effort kasi niluluto pa yan. Hina-harvest, niluluto. Ang dami-daming prosesong ginagawa. Pag tingnan mo yung feeds, baka pag kinumpute mo, hindi ka masyado namang mapapalaki ang gastos. Mas at saka yung return, Doc, hindi ba? Yes. Bibilis ang laki ng baboy, bibilis din ang kita nila.
Yes, yes. So, yun yung tinuturo natin, no? At para huwag ka na rin magiging sani ng sakit sa ibang mga tao sa paligid mo. Yun. Kaya, inaengganyo natin ang bawat isa. Commercial feeds na lang po. Yes. Para mas safe mas healthy. And garanti also, yun. Yes, at pag gumamit ng commercial feeds, ay nasusuportahan din natin ang mga magsasaka ng mais dito sa ating bansa. Yes, tama. Yes, Filipino farmers na umaasa sa pagmamais. Full circle yun, Doktora, yung mga gamot na binibenta natin. Yun pa, yes. Yung mga nagtatrabaho sa mga factories nang gumagawa ng mga feeds na ito, mga nanay, mga tatay natin sila. It's a full circle sa ekonomiya natin. Yes. Sir, nabanggit namin kanina yung state of calamity, no? Naka-state of calamity tayo dito sa ating mga lagapabot. Paano kaya itong mamamaximize? Naku! Ito yung oportunidad na sabi ng Dr. Cora, sana matagal na nating nilabas kasi ang pinakamaganda kasi sa ang pagkakaintindi ko ha bilang sektor na nagwi-wish dito kasi may papalabas lahat ng suporta, no? Bottom line kasi anong benefit na mabibigay natin. So unang-una yung pondo kasi pondo sa testing kasi di ba yung paano na nga naman magra-run ng ASF monitoring yung mga iba-ibang barangay sa buong Pilipinas ng sabay-sabay pag walang free test kits, di ba? So sana makalabas ng pondo para magbigay ng libreng test kits para sabay-sabay matest kung buong Batangas, buong Pangasinan, buong Bulacan ba. Ang dami na siguro negative dyan eh. Di ba? So i-pink mo na lahat yan. Di ba? Kasi pink meaning safe zone na. Pwede nang bumalik. So wala na mag-agam-agam ngayon na ay, teka lang, takot ba ako dahil baka may ASF dito. Pag tinest mo lahat ng barangay dyan kasi marami ka ng pera pambili ng test kits, eh baka ang dami ng willing magbalik niyan, di ba? Tapos, pondo para sa similya na mas maparami. Alam ko may mga AI centers, pero kung mas maraming pondo, sana mas mapabilis, maparami. Yung mga nagbibigay ng suportang yon, ng libreng similya, magandang kalidad ng gilts, no? Yung mga ganong programa, doon manggagaling sana yung pondo natin sa Calamity Fund. Oh. Right. Thank you, Doc. Yung taloy na paisip ko, bakit kasi late? Pero yaman mo na, better late than never. Sabi nga nila. Doc Eugene, ano ang mga in general na masasabi natin, in general na mga lessons na dapat matutunan ng mga backyard raisers mula sa dinaanan nilang mapamuksang ASF para naman maging successful sila sa kanilang pagbabalik? I'll speak for the ate at nanay, mga tatay na mga backyard raisers natin. Importante talaga na mag-level up talaga tayo sa pag-alaga ng baboy. Alam kong ang hirap-hirap ituro yung simple lang na pagbibigay ng iron. Diba? Ang hirap ituro sa backyard yon. Pero baka pwedeng medyo i-alog pa natin ng konting utak natin. Ma-realize natin. Oo, yeah. Yung dinaanan natin na hindi pwede yung dati, lalo na ngayon wala pang bakuna. At sana kahit dumating na yung bakuna, medyo iangat natin. Lalo-lalo na yung mga, yung paano pumasok yung sakit sa atin. So, unang-una, yung mga karing baboy, di ba? Iwasan na talaga yan. Oh, yan, lesson. Talagang, pwede pang brasuhin na natin. Lesson. Kuya, oh. Ate. Alam na natin yan. So, sana yung mga ganong level, yung mga biosecurity, yung mga, alam naman natin na yung mga biyahero ay may dala-dalang sakit yan. Bakit pa natin? Bakit pa bang tinanong natin? Yung simple na pag-iisip lang na pag may risk ito, wag na i-block natin. Yung ganong consciousness na sa biosecurity, sa swill feeding, yung nakasanayan kasi, di ba, dati-dati, nagkukwentuhan kayo tuwing hapon dyan sa babuyan ninyo kung sino-sinong kumare pinapapasok mo. Baka hindi na pwede yan ngayon kasi hindi mo alam kung sino yung, ano yung dala ng ating mga kumare na kalaban ng sakit. Hindi na nakikita. Parang COVID lang din yan eh. Di ba? Si COVID, madaling ma-conscious kasi tao. Nakikita natin yan sa ate natin, sa tatay, lolo, lola natin. Pero sa baboy, baka pag nag-normal na uli at may bakuna na, baka makalimutan natin tong ASF. Kasi dinaanan natin ito sa ibang sakit dati, di ba? May PRRS dati, nakalimutan na natin nung nagkaroon ng bakuna. Yung PED, nung nawala na rin. Kumpante na. Na rin tayo. So, sana ito, it's a lesson in our biosecurity and in our ways of doing things sa pag-alaga ng baboy. Yun talaga yung gusto nating ikwento ng passionately sa ating mga magbababoy. Yes. At ramdam ko po yung passion niyo. And also, sana sa gobyerno, no, ang ating gobyerno, katuwang natin ang gobyerno, to put up the systems
no? Kasi yeah, alam naman ang mga tao, di ba, pagka walang sistema, eh, they will go, di ba, lulusot at lulusot yung mga yan. So sana itong pag-cascade sa barangay nitong mga sistemang to, na yung alam ba, yung centralized na yung biyahero, yung buying system, yung mga pag-execute na bago ka bumalik pag-alaga ng baboy, nakarehistro ka muna para umattend muna ng biosecurity training kahit isang oras lang yung mga babalik sa pag-alaga ng baboy. Kasi at i-apply. Yun, at i-apply. Ma-evaluate yun ang ating mga barangay level na mga nag-set up ng sistema. Opo. Right. Sir Eugene, buti na lang talaga nandyan kayo at naipaliwanag nyo ng... Ito, sa totoo lang, hindi yan madaling intindihin, pero dahil maganda yung pagpapaliwanag ni Doc Eugene eh, parang wala lang sa akin, dumaan lang at naintindihan, tumaikin. Kaya mahal na mahal, mahal na mahal ng veterinary community yung si Doc Eugene eh, ma-private man o mapag-government sector. Ayan. Ang galing yung paliwanag, Doc. Pero maraming salamat po at sana nga itong ating programa ay makaabot dun kahit pinakamaliit at pinakamalayo, kasi alam mo ba, Doc, maabot kami ng Mindanao. Maabot na rin kami ng ibang bansa. Pero yun nga, para yung information na mga senior mo sa amin ngayon, eh magawa na po at yun nga, makasama-sama tayong makabangon at makapagsimula muli dito sa ating pagbabaguyan. Kasi kasama na yan sa atin. Sabi ko nga kay Doc Cora, ako ay pinag-graduate ng mga alagang baboy. Karamihan po sa ating mga Pilipino, ganyan na ang istorya. At hindi na po yan mawawala. Kaya looking forward tayo sa pagpaparami ng mga baboy. At yung testing kit, importante nga yan. Gusto ko po yung sinabi nyo, na once na mag-test na sila at pink zone na sila, eh pwede na sila ulit mag-start eh, na meron pang kasamang assistance. Yun yung maganda. Para sigurado po ang ating pagbangon. Maraming salamat po, Tom Eugene. Walang anuman, maraming salamat anytime. Alam ko, huwag kayong mawala ng... kasi meron din kami ganito na show eh. Hindi mo malalaman, eh, mga isa, dalawa, palima, pasampo, ang dami pala nila. At magsabi nilang thank you sa inyo. So thank you for doing this in behalf sa lahat ng mga mababoy sa buong Pilipinas na nakakarinig sa atin. Maraming salamat, Dr. Cora and Amy. Thank you po. Thank you, Doc. God bless and mabuhay. Yeah. Thank you po. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli. Yes, iiwanan namin sa inyo, may pag-asa pa po sa pagbababoy. Kaya tayo po ay babalik. And yaan niyo po sa susunod po, samahan niyo kami ulit. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.